mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pagbibinyag kay Jesus, umpisa ng kanyang misyon. Kung may mga pangyayari sa buhay ni Jesus na hindi nakalimutang isulat ng mga ebanghelista, isa rito ang pagbibinyag sa kanya. Halos magkakapareho ang salaysay nila ukol sa kanyang binyag. Maiklimang maituturing ang ebanghelyo sa araw na ito, malaman naman ang inihahayag nito. Bakit nga ba mahalaga ang nangyaring pagbibinyag kay Jesus bilang tagapagligtas? Tatlong bagay ang inihahayag sa atin. Una, ang ginawang pagbibinyag ni Juan ang hudyat ng pagsisimula ng pampublikong buhay ni Jesus. Matapos siyang mabinyagan, bumukas ang kalangitan at bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Sa tuwing pipili ang Diyos ng taong nais niyang maging kinatawan sa kanyang bayan, binibigyan niya ito ng kalakasan. Ang kalakasan ito ay kalimitang dala ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, sa pagbaba ng Espiritu kay Jesus, binibigyan ng Ama ang anak ng kalakasan upang simulan ang kanyang misyon, ang pangangaral at pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ikalawa, nagkaroon ng pagkakataon ang Diyos Ama na maipakilala ang kanyang anak na binigyan ng pangalang naaayon sa mismong kagustuhan niya, Jesus, na ang ibig sabihin, si Yahweh ay nagliligtas. Matapos bumaba ang Espiritu sa anyong kalapati, may tinig na nagmula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Maliban sa pagiging taong totoo, si Jesus ang anak na totoo ng Diyos, na buhay, na lubos na kinalulugdan ng Ama. Si Jesus ang magsisibing mukha ng kanyang Ama sa mga tao. Siya ang magiging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ikatlo, sa pagbibinyag kay Jesus sa ilog Jordan, nagsimula na ang kaganapan ng pangako. Bago pa man bininyagan ni Juan si Jesus, kanyang inihayag sa mga taong nagpapabinyag sa kanya na may darating na mas higit sa kanya. Magbibinyag ang taong iyon sa Espiritu at apoy. Dahil sa ang Espiritu ay bumaba na kay Jesus, siya naman ang magbibigay at magbabahagi nito sa mga tao. Sa pamamagitan niya, lilinisin ng Diyos ang makasalanan at palalambutin ang matigas na puso ng mga tao. Ang pagbibinyag kay Jesus ay nagpapaalala sa atin ng kanya-kanyang kanya-kanyang binyag. Noong binyagan tayo, naging kasapi tayo ng Iglesia Katolika at kabahagi sa kaharian ng Diyos. Kinilala tayong mga ampong anak ng kataas-taasan. Ito rin ang naging daan upang makaisa natin ang Diyos. Binyag rin ang nagbigay sa atin ng personal na misyon, ang patuloy na pagpapanibago ng ating sarili araw-araw. Nawa, maging tapat tayo sa ating misyon katulad ng katapatan ni Jesus
sa misyong tinanggap niya sa Ama.